sumainyo ang Panginoon. Alleluia, alleluia. Mga kapatid, tayo ngayon ay nagagalak ang ating puso at kaluluwa sapagkat tayo ngayon ay nasa sa Sabado de Gloria. Ang ating pagninilay, ang ating pananabik, ang ating bihilya sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Heso Kristo. Napakatagal nating pinaghintay ang oras na ito ng ating Panginoong Diyos ay muling mabubuhay. Ang ating mahal na Birheng Maria lumuluha sapagkat namatay ang kanyang anak. Maya-maya lamang magkakaroon ng salubong ang mahal na Birheng Maria at ang kanyang minamahal na anak. At ang sakit ng puso ay mapapalitan ng ligaya sapagkat ang kanyang anak ay muling nabuhay. Ang ating pong mabuting balita ay ating ahanguin mula kay San Marcos, Kabanata 16, mga talata 1 hanggang 7. Maagang maaga ng Linggo, si Maria Magdalena at si Maria na ina ni Santiago ay nagpunta sa libingan ni Jesus sapagkat nais nila itong dalhan ng pabango. Kung niyo pong maalaala, Biyernes noon nang si Jesus ay namatay at inaabot na ito ng dilim, aabutin sila ng Sabat, kaya't hindi na nila masyadong naayos ang pinaglibingan ni Jesus. Kaya nga Linggo, maagang maaga sila sapagkat alam nila kinakailangan nilang bigyan ng karapat-dapat na libing si Jesus. Pero sila'y nagtaka. Samantalang sila'y nasa daan, sila'y nag-uusap-usap pa kung sino ang magtutulak ng napakalaking bato na tumataklob sa libingan ni Jesus. Pero pagdating nila, sa kanilang pagkamangha, takot, nakita nila, wala na ang batong nakataklob sa libingan ni Jesus. Sila'y pumasok, nakita nila may isang lalaking nakaupuroon at ang sabi nila, nasaan ang aming Panginoon? Nasaan ang aming guro? Sabi nila, kung ikaw ang kumuha sa kanya, sabihin mo sa amin kung saan mo siya dinala. At sinabi naman itong lalaki na puting-puti, humayo kayo sapagkat siya ay muling nabuhay. Mga kapatid, ito yung tagpo na kung saan ang takot ay napalitan ng galak. Ang pagdududa ay napalitan ng pananampalataya. Ang agam-agam ay napalitan ng kasiguraduhan sapagkat ang ating lungkot ay nagagalak sa kanyang muling pagkabuhay. Na-imagine ko how much more si Maria Magdalena. How much more ito sa kanyang mga alagahan na nung unay nang iwan na takot sapagkat ang kanilang guro ay namatay sa isang karumaldumal na kamatayan sa krus. Pero ngayon, hindi nagpatalo si Jesus sa kadiliman ng kamatayan at kasalanan. Muling nabuhay si Jesus sapagkat siya ang Diyos na magtatagumpay. Natitiyak ni Jesus na hindi magtatagumpay ang kamatayan. Natutupad ang pangako ng Diyos na tayo kanyang tutubusin at isasama sa kanyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, sabi nga po, kung ang ating Panginoong Diyos ay hindi muling nabuhay, tayong mga Katoliko ang pinaka nakakaawa sa mundo sapagkat ang dinodiyos natin nagtapos ang buhay sa kamatayan. Pero alam naman natin, ang Diyos ay muling nabuhay. Kaya pinagpala tayong lahat na sumasampalataya sa ating Diyos na muling nabuhay. Hindi tayo kaawa-awa. Pinagpala tayo sapagkat ang Diyos ay muling nabuhay. At sabi nga, ano ba ang patunay natin na si Kristo'y muling nabuhay? Ang libingan
na walang laman. Ito'y naging sapat upang maniwala tayo na siya'y muling nabuhay. Ito'y naging sapat upang maging testamento ng ating pananampalataya. Ito'y naging sapat upang makita natin ang hiwaga at kapangyarihan ng Diyos na kaya niyang talunin at gapiin ang kamatayan at kadiliman. Kaya naman mga kapatid, samantalang tayo nananabik sa kanyang muling pagkabuhay, sana manabik din tayo sa pagkakataong tayo rin naman ay muling nabubuhay. Namatay na tayo sa ating pagiging makasalanan. Namatay na tayo sa ating pagiging makasarili. Namatay na tayo sa ating pagiging makamundo. Ngayon, tayo ay mga bagong silang na anak ng Diyos sapagkat nakibahagi tayo sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya naman mga kapatid, sabi nga, we are the children of the Easter morning. Magalak tayo sapagkat si Jesus ay muling nabuhay. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Kristo ay buhay. Amen.